Hey guys, what's up? It's Chai here and welcome to Tambayan ni Chai channel. In today's videos, I'm going to talk about a very Filipino attitude. Well, first of all, I would like to say thank you for everyone who are always supporting me in my channel. Lalo na ito mo na parting na ako sa... Like, I'm almost on the 500 subbies, so watch out for the giveaway, surprises, and everything. So, please stay connected. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe somewhere here, the red button na may word subscribe. And I hope you guys enjoy this topic. So, let's start. A very Filipino attitude. Kahit saan ka man pumunta, saan panig man sa mundo, pag ikaw ay Pilipino, hindi lang niya malalaman sa physical na anyo na ikaw ay isang Pilipino. Hindi lang niya sa itsura natin na we are Filipino. But in fact, if you are Filipino, isa ito sa mga attitude ng isang Pilipino na hindi mo makukuha. So, isa yan sa babasihan natin ngayon. So, number one, proud to be a Filipino. Like when you are, like for example, si Charis Pimpenko, si Bruno Mars, you know, alam natin na tayong mga Pilipino ay nag-a-admire, like mostly international, mostly international stars, international celebrities, pero iba talaga kapag kapwa mo Pilipino, sinasabi mo, Pilipino, right? Pag sinasabi mo, Pinoy yan, taga Pilipinas yan. Like for example, you are here in the United Arab Emirates, they will say, yes, Bruno Mars is a half Filipino. Charis Pepeco, because Charis ay sikat kahit saan. So, pag nandito ka, sinasabi mo sa kanila na Charis, oh yan, sikat. Even Pia Wurzbach. A second thing na hindi nawawala sa pagiging Pilipino ay ang pagmamano. And ang pagmamano nagsisimbolo na ikaw ay lumirespeto sa mga nakakatanda. So bilang pagrespeto sa kanila, wala siyang pinipiling gender or wala din siyang pinipiling edad as long as mas nakakatanda sa iyo at irerespeto mo siya through man lalo sa pamilya natin o mga lola, lolo natin, nanay, tatay, ate, kuya, tito at tita. Talagang nagmamano tayo. Well, number three, a very Filipino attitude is unhospitable. Aminin nyo yan. Kasi kahit nandito, kahit nasa Pilipinas, at pag may dayo tayong mga ibang lahi na pupunta sa Pilipinas at nakipag-usap sa iyo or may something na itatanong sa iyo, kahit hindi ka man marunong mag-Ingles pero you're trying your very best na maisagot ng tama at ma, di ba? Or hangat maaari nga ginaguide natin sila. Kaya kahit saan ka pumunta sa mundo, pag sinasabi Pilipino, ang lagi nilang sinasabi na Filipinos are very friendly, very hospitable, and very respectful people. Totoo yan. Kaya be proud of it because you are a Filipino. Number four, a very Filipino attitude is always laging may tira sa pagkain. Sa mga friendship na nag-a-outing, kumakain sabay-sabay, sa family, laging may tira. Lagi talagang may natitirang konting piraso at sinasabi, ayaw mo na ito, ubusin mo yan. Ayaw mo na, tama na yan. Ayaw na. Sige na, kainin mo yan. No, ayaw mo na. Wait mo na, ubusin mo na yan. Diba? Always laging ganyan. So, I know related kayo nito. So, if you guys knows this or if you guys related from this topic, so please give it a thumbs up. I know na nakakarelate kayo nito. Pag ikaw ay Pilipino, I know you, pag ikaw ay Pilipino, alam ko nakakarelate kayo sa topic na ito. So, ganyan talaga tayong mga Pilipino. Laging may natitirang konting piraso. Well, number five, I know na isa itong karakter, isa itong attitude sa pagiging Pilipino, lalo-lalo na yung mga nanay natin, di ba? So, being meticulous or meticulosa. Kasi ang mga nanay natin ay talaga napaka-meticulosa. Kaya naman, pag nandito tayo sa ibang bansa, alalim nila sinasabi na ang mga Pilipino ay malilinis na tao. Talagang standard yung cleanliness.
Totoo yan. Like, ako mismo, nanay ko. Hindi mo may pasok-pasok yung chinelas mo sa loob ng bahay. Kailangan naiiwan yan. Or else, bumili ka ng sarili mong chinelas at pwede mo siyang gamitin sa loob ng bahay. Ang mga nanay natin ay masiselan pagdating sa kalinisan. Bukod sa kalinisan, hangga't maaari yung mga remote controls, nakarapan ng plastic, hindi tinatanggal. Kahit yung sopa, nakabalot pa yan ng mga plastics, yung totoong wrapper pa, hindi mo talaga yun. Talagang iniingatan kasi kahit ilang dekada pang nakakalipas, bago pa rin siya. At kung mapunit man yung plastic, talagang papalitan siya ng bagong plastic, kaya ganyan ang mga nanay natin. So, I hope na agree kayo nito kasi alam na alam ko talaga na yung mga nanay natin. Hello, mga nanay out there. I know, pag ikaw ay try na sa Pilipinas, sana't maaari, talagang iingatan ang mga bagay at nakarap pa yan. So that's all guys. If may nakalimutan man akong mga bagay na hindi ko naibanggit dito sa topic na ito, please huwag kayong magkatubiling mag-comment sa comment box. So if you guys relate this topic, give it a huge thumbs up. And please let me know, comment down below kung may mga nakalimutan pa akong mga hindi ko nabanggit or hindi ko nasabi. Ito lamang yung lima sa mga alam kong pinaka-top na attitude ng isang Pilipino. So, I hope you all guys like it and I hope you all enjoy it. And if you did, give it a huge thumbs up. And don't forget to follow me in my social medias. Nasa description box po siya lahat. Follow me in Twitter. Follow me in Instagram. And I am most active in Snapchat. So, kung gusto niyo ng masayang kwento, kwentuhan tayo sa Tambay ni Chai, sa Snapchat, or sa Facebook. So, that's all for today, and I hope we'll see you again for another video. So, Tambay ni Chai is now signing off. Bye-bye!